Magandang araw sa inyong lahat, Luzon, Visaya at Mindanao. Ayan, at sa lahat mga Pilipino, saan man panig ng mundo, magandang araw sa inyong lahat. No? Siguro magiging maayos itong lahat. Ngayon guys, ito ay pakiusap para kay Lola Damiana sa lahat ng nagbablog dyan sa lugar ni Lola Damiana. Kuya Bal, kung napapanood mo ko, dahil ikaw president ng inyong charity vlogger, pakiusap lang naman at pinakikiusap din ng mga loyal supporter ni Lola Damiana na sana sa panahong ito, sa sitwasyon ni Lola Damiana, wag na munang i-vlog. Okay, magkakaroon kasi ng dahilan dyan na gustong magbigay ng tulong. Pwede naman silang pumunta doon kung talagang gusto nilang makatulong kay Lola Damiana at talagang nagmamalasakit sila, iabot na lang nila ang kanilang tulong nang hindi bibidyuhan si Lola Damiana. Okay, dahil vloggers sila, baka gusto na lang i-view. Pero sa panahon ngayon, kalunos-lunos ang itsura ni Lola Damiana dahil nga ito ay may sakit. Iniiwas natin si Lola Damiana sa close contact. Lalo na kung ito ay makapasok sa loob ng bahay, ang hangin ng isang tao, yung hininga natin o hininga ng kanino man, ay iikot sa loob ng bahay. So, iiwas tayo dahil ngayon sa panahon ng pandemic. Maraming nag-vlog, wala namang kayong narinig. May karamdaman si Lola Damiana na hindi naman ito lingid sa karamihan ng iba. Kaya san, hello Kuya Bal, pakisabihan nyo na lang po ang mga team, ang inyong team na nandyan sa lugar na yan na nagbablog kay Lola Damiana. Siguro concerned sila kay Lola Damiana kaya gusto din nilang makita at gusto nilang tumulong. Pero sana kung may kung tulong sila, wag na nilang i-vlog, doon pumunta na lang sila doon sa lugar na pakita nila, nag-vlog sila, naghatid sila ng kanilang tulong na hindi kasama si Lola Damiana. Dahil iniiwasan natin na makahawa o mahawaan o syempre mahina na ang immune system ni Lola Damiana. Malinaw po ba ito, no? Kasi sa inyo ko na ito sinabi. Dahil kung sasabihin pa natin ito kay ganito, kay ganyan, na kung sinong mga charity vlogger dyan, magiging issue pa. Kaya ito ay direct na sa'yo. Ayan. At saka pakiusap lang naman, pakisabi sa ibang pender mo, natantana na si Rampage, diba? Nakamove on na nga kayo. Bakit yung ibang depender nyo ay hindi pa nakakamove on kay Rampage? Ang dami ng mga issue. Lagi na lang pag may issue mga sulutan, di sponsor, sulutan, di vlog, laging dinadawit ang pangalan ni Rampage. O yun. So, ayun nga, parang gusto nila nang tumahimik ako, sabi nila hindi sila titigil, hindi rin naman din ako titigil. Hanggat pwede ako magsalita, magsasalita ako. At direct sa'yo yan, Kuya Bal. No? Siguro naman, maayos naman yung pakikipag-usap ko. Kasi ito, kahilingan ito, loyal supporter ni Lola Damiana. At siguro naman, konsiderasyon naman na nakailang vlog din naman sila kay Lola Damiana. Wala naman silang narinig kahit kanino ng kanilang pagbablog. Pero hindi ngayon sa sitwasyon na ibablog pa nila ang ganong itsura ni Lola Damiana na minsan nakabuwang-wang o nakatiyang-yang. Na kahit anong itsura ni Lola Damiana, sige ibablog. Wala nang makitang view doon eh. Lola Damiana, okay. Diba? Na i-vlog kinunan. Ang itsura ni Lola, kung sa inyo bang mga kamag-anak yun na makikita nyo na nakashort, nakalilis ang short, nakalilis ang damit. Kung yan ba ay dalagang tao? Kung yan ba ay 17, 16 na nakatiyang-yang dyan? Masagwang tingnan. Sa mga nagbablog, masagwang tingnan na nakabalandra yung likod, nakabalandra kita ang kaluluwa ni Lola Damiana. Irespeto natin babae si Lola Damiana. Na kung nakalilis ang mga short, kita na ang singit. Hindi po magandang tingnan, kalunos-lunos, nakakaawa. Ito ay nagpapakita ng poverty porn. Mga kapatid, poverty porn. Gusto nyong ipakitang kalunos-lunos at nakakaawa si Lola Damiana. Bakit? Bakit? Para saan? Para makakuha ng simpatya. Makita ng tao, kaawaan, maka-attract ng views. Yun ang katotohanan, kakaawa si Lola Damiana.
At the same time, yun, dadami talaga ang view dahil kalunos. Pero poverty porn ito, dahil hindi ano, kahit may sakit ang matanda, pinapakita, binablog. Na wala nang makitang view doon, kahit yung mga hita, mga singit, kilikili nila. Ay, natutuwa ba kayo sa vlog na ganun? Sa palagay ko, hindi na maganda yun. Kung yung iba nga tumatumbling na, nagsisirko, nagme-makeup lahat. Magkaroon naman tayo guys ng konsiderasyon. Huwag nyo namang ipakitang kalunos-lunos na kalagayan. Ito ang maano, 100% poverty porn ito. Huwag nyo naman samantalahin ang pagkakasakit ng kanyang kalagayan. Marami namang bagay eh, kung gusto nyo i-vlog si Lola Damiana. Nagpunta kayo sa bahay ni Lola Damiana, nagpahatid kayo ng inyong mga tulong. Nakikita yun. Dala po kami ng alcohol. Nagdala po kami ng alcohol kay Lola Damiana. Ito po. Yan, pero hindi na namin kukunan ng video si Lola Damiana. Kasi, unang-una, updated din naman ang mga loyal supporter ni Lola Damiana, kina Kuya Raymundo. At kahit mismo si Kuya Raymundo, hindi rin nakatutok ang camera. Hindi rin nakikita ng matagal. Minutes lang. Ilang beses nag-live si Kuya Raymundo, hindi nila pinapakita. Mahihina ang boses nila, halos hindi marinig dahil siguro natutulog si Lola Damiana. So sana ganun din yung mga tao sa darating pang araw hanggang makabalik ng lakas si Lola Damiana, dahil si Lola Damiana ay hindi na makalakad. Oo, nakakaupo, pero masakit yan. Inaakay. Mga akay na nakikita mo kung ano ang tunay na akay. Hindi natin mapipake ang makikita ng tao sa pag-aakay. Kung ito ay fake lang na akay na may malasakit, at akay ng pandidiri sa matanda. Ito ay nakikita sa pagbablog. Kahit nga sa isang vlogger o reactionist, nakikita yan kung ano ang itsura at bukang bibig namin, kung kami ay nagagalit o kami ay mula sa puso yung aming sinasabi. Hindi yan mapipake. Maaring may edit ang mga salita, pero ang action, ang body language, meron tayong psychological body language na nababasa ang body language ng isang vlogger. May mga tao na malakas magbasa ng body language sa pagbablog. So sana po, pakiusap Kuya Bal, ikaw na lang ang magpaalala sa iyong team dahil ikaw naman ang sinusunod nila. Ikaw naman ang kanilang leader. Siguro sa'yo makikinig sila. Hindi na po natin sila bibigyan ng pangalan. Dahil baka naman masamain nila at nire-reactionan sila. Total sa'yo naman eh, sanay na ang mga tao na lagi ako nagbablog sa'yo nung nakaraan. Tumahimik ako. Kasi wala naman talaga dapat i-reaction pa. So ngayon, nagre-reaction ako at ako ay nakikiusap sa'yo. Natigilan muna si Lola Damiana, ihanap buhay. Yes, ihanap buhay po dahil ibablog to attract views, to gain subscriber, to gain views. Hanap buhay po ang YouTube. Tanggapin po natin na ito, kahit ako, naghahanap buhay din sa YouTube. Meron nga lang malalaking kita sa YouTube at merong mga malilita kita at merong pong wa kita. Ayan po tayo, real talk po. No? Real talk po tayo. Magre-reaction ako, hindi kami. Hanggang pwede ako magre-reaction. Na ipararating ko ang message ko sa'yo nang hindi kita binabastos, Kuya Bal. Ito ay pakiusap. Pinapakiusap ko po. Habang po si Lola Damiana ay nagpapalakas. Di na po natin mapipigil ang mga sinumang nagbablog dyan. Kasi magkakaroon lang ng issue lagi. Kailangan minsan tumatahimik din para din sa katahimikan ng lahat. Pero not this time. Not this time. Yun lang po at maraming salamat. Stay tuned.
Have a good day.